mga kagalang-galang na hurado at mga tagapakmo. Isang magandang tanghali po sa ating lahat. Ako'y narito sa inyong harapan upang hindi kaawaan o kahabagan minuman. Ako'y narito upang ipisabi sa inyo kung ano ang aking panig sa isang napapanahong talakayan. Dapat nga bang isama sa kurikulum ng mga primarya ang sex education? Sa atin, sa ngayon, marami na ang mulat na sabi sex education. Sa panig naman ng mga tao, mayroong oo, mayroong hindi, mayroong depende, at mayroon namang babatay lang sa resulta. Pero ako, bilang isang konserbatibong kabataan, papanig ako sa panig ng mga hindi. Hindi? Kasi ang mga kabataan, ang mga nasa primarya o elementarya, ay hindi pa naangkop sa ganitong talakayan. Oo, mulat na tayo sa kung ano-ano man ang mga nasa teknolohiya, nasa internet. Nakikita ito ng mga nasa primarya at alam nila kung ganito ang galing. Pero hindi natin dapat isama ito sa kurikulum sapagkat itong mga elementarya na ito ang magiging dahilan upang lumala ang kaso ng premarital sex. Premarital sex na usong-uso sa mga kabataan, lalo-lalo na sa mapupusok yung kabataan. Oo, mga high school student ang nasasabi natin narito sa premarital sex. Pero ang sex education sa mga elementary ay hindi dapat isama sa kanilang kurikulum. Magiging bukas sila sa ganitong palagay at sasabihin natin minsan gagawin din nila ito. Mahihirapan na tayong kontrolin ang ganoong sitwasyon. Kailangan nga nating maging mulat dito sa sex education, pero hindi pa dapat ito iangkop sa mga nasa elementarya sapagkat mahirap pa nilang unawain ang mga ganitong kalagayan. Kaya nga, sa panig ng mga hindi, itinataas ko ang kanilang bandila sapagkat hindi ako papabor sa sinasabing issue na dapat isama ang sex education sa nasabing kurikulum ng mga elementarya. Yan lamang po at maraming salamat.